I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, mga Pilipino sa buong daigdig, OFW, hello hello po. Mayroon tayong good news for everybody. And then this is updates video natin. Ano? Dahil ang Pangulo na sa 44 and 45 Asian Summit sa Laos, ay kung ano man ito guys, basahin ko para kompleto detalyado, okay? Ang sinabi dito mga kababayan, the great start, no? Sabi ng PTB4, yan ang source natin. Kasi sabi po ng mga DDS, fake daw mga video ko mga kababayan. Oh, ayan na, PTB4 ang source. A great start for a greener PH. Ay, what social. Sabi dito guys, look, President Ferdinand R. Marcos Jr. proudly welcome Sierra Public Company Limited. OMG. Investment in the Philippines on Wednesday, October 9. Sabi ko sa inyo eh. Hindi talaga nagsasaya ng oras itong pangulo na ito. Saludo talaga ako dito. Ang taas ng hanga ko dito, 1,000 na paghanga, percent. Ang paghanga ko ay Pangulong Marcos Jr. kasi madiskarte eh. On the sidelines, oh yan, yung mga sidelines niya guys eh, mga bilateral meeting, roundtable meeting with the business leaders around the world. Ayan, tuloy! On the sidelines of the Asian Summit in Laos, which is ang PDR, PBBM meet, with Sierra officials to discuss establishing a manufacturing facility for eco-friendly fiber cement materials in the Philippines. OMG. Wow, social. Ito mga best. Wow. Sabi dito guys, we look forward to seeing your green innovation in action, helping the Philippines become a hub for smart and sustainable manufacturing, the president said in his social media post. Ay, grabe ito mga best. Wow. O, diba? Sino bang hindi humanga sa mga pangulo na ito? Sa pangulo na ito ng Pilipinas, ang mga DDS lang, ayaw nila kasing ganitong klaseng mga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. So sa ganitong mga pag-i-invest ng mga banyaga sa Pilipinas, syempre mga kababayan, magki-create na naman ito ng manpower. Ibig kong sabihin ng trabaho, 'di ba? Dahil sa ganyan, magki-create ng trabaho, ibig sabihin, magbababa na naman ang unemployment rate. Oh, 'di ba? Tataas ang employment rate. Pag maraming trabaho ang malilikha nito, ibig sabihin less poverty. Oh, pag less poverty, ibig sabihin gaganda ang ekonomiya ng bansa. Eh 'di ba tama? Correct me if I'm wrong. Oh, dahil diyan mga kababayan, tingnan niyo naman. Tingnan natin yung mga highlights, okay? Oh, ayan. Oh, oh. Ito pa. Ha? Oh, ayan. Oh, 'di ba? Oh, see? Sabi ko, kasama niya 'yung mga economic teams niya. Oh, kaharap ang mga kilalang mga business leader sa buong Southeast Asia. Kasama si Speaker of the House. Ito talaga si Speaker of the House, guys, ha. Hinuhubog talaga yun ni Pangulong Marcos Jr. ito eh. Talagang bagay na bagay itong mag-presidente. Shout out sa inyo mga best. Ayan o. Oh, ito pa. Ay wow, social. Sabi ko sa inyo. Ayan nga yung sinasabi ko. Ay, talaga naman. Sabi ni Speaker, tingnan nyo. Oh, stipot lang kayo dyan. Trabaho, walang personalan. Diba guys? But anyway mga kababayan, panoodin nyo itong very short ng pag-uusap nila. Video ito guys, pero walang boses, no? At nabasa naman natin kung ano po ang kanilang pinag-uusapan. Okay? But syempre, after that na panoorin nyo mga kababayan, ito babasahin ko, ito ang another good news mga kababayan. Okay? Dahil sa pupursigi ng Pangulo Marcos Jr. na magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Ito,
tumaas guys ang employment rate. Wow, so Sean. So ito mga kababayan, but before that, mga beshwa, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Eto na. So yan guys, nakikita nyo? Yung mga kaharap ni Pangulong Marcos Jr., yan yung mga pinaka-head ng kumpanya na nabanggit ko mga kababayan. Oh, see? Sabi ko sa inyo, ganyan kagaling ang Pangulo pagdating sa mga business. Business-minded itong Pangulo na ito eh. The best talaga si Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo. Ayan! So dahil dyan mga kababayan, at basahin ko, bumaba ang unemployment rate. Siyempre, pag bumaba, ibig sabihin, marami ang nagkaroon ng trabaho. Ito, basahin ko, okay? So ito mga kababayan, nakikita nyo, ayan no. Sabi dito po guys ng Presidential Communication Office, tumaas sa 96.0% ang employment rate sa bansa noong August 2024. Sabi ko sa inyo mula sa 95.3, OMG, noong July 2024. Ayon sa resulta ng pinakabang labor force survey ng Pilipinas sa Statistic Authority. Diba? Mahaba ito mga kababayan, i-short lang natin, okay? Basta ang importante dito, tumaas po ang employment rate. Ibig sabihin, tumaas, dumami po ang maraming trabaho ng mga mamayang Pilipino. Remember guys, mayroon tayong in-upload itong nakaraan, no? Nagkaroon po ng inaugurasyon yung isang paggawaan ng electric, no? Battery pala, no? Dito po sa Clark. So ibig sabihin, dahil pinatayo yan ang pinakamalaking paggawaan ng battery, mga kababayan, naglikha po yan ng maraming trabaho. Sabi ko sa inyo, at yun po ang katas nung travel ni Pangulong Marcos Jr. nung nagpunta sa Asian Summit Australia. Di ba? Nakuha niya ang investment na yan. Kaya ngayon, nag-operate na ngayon ang paggawa ng battery for the first time sa bansang Pilipinas. Diyan po sa mismong Clark. Di kayo naloka. Kaya ito ang resulta. Ito, another makakuha siya ng mga mga foreign investors galing diyan po sa Laos. Ay, nako, malamang, baka magiging ano na yan, 1% na lang ang employment rate, guys. baka 0-0 na, no? So, ibig sabihin, magkakaroon na lahat ng trabaho. Di ba? Ang ganda. Ayan, employment rate. Employment situation, August 2024. See? 96% na. 96.0% na. Di guys, ang social. Di ba? Sabi ko sa inyo, alam nyo, ang Pangulo, nakamonitor yan. Ang isang Pangulo kasi, pinamumunuan mo ang bansang Pilipinas, dapat nakamonitor ka sa mga ganitong klaseng ahensya para malaman mo ang pulso ng bansa, kung ang ekonomiya ba ay gumanda ng gumanda or ang ekonomiya ba ay bumagsak. Ay siyempre mas very comfortable ang isang pangulo pag ang ekonomiya ng bansa ay tumaas, gumanda ng gumanda. Ibig sabihin guys, maganda ang daloy ng mga presyo ng mga produkto, yung maganda ang daloy ng pagpapatakbo ng isang pinuno ng bansa. Ganun lang kasimple. Di ba? Ibig sabihin, magaling si Pangulong Marcos Jr. Lagi ko naman sinasabi, wala po sa kalingkingan ng mga past admin itong pangulo sa ngayon. Di ba? Wala sila sa sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. Magaling mamuno si PBBM eh. Tuloy. Ang sabi dito guys, so 96.0%. August 2024 kung ikumpara mo nung nakaraang taon, 2023. This was higher than the estimated employment rate in August 2023 at 95.6%. In July 2024 at 95.3%. Biro nyo. Sabi ko sa inyo, ano po ang kapalagayan nyo? Di ba? Ang galing. Pagdating ng dalawang taon pa lang si Pangulong Marcos Jr., di ba?
Eh malay nyo, mga kababayan, ha? Next year, baka ano na lang yan guys, ha? 0-0 na. Wala na. Ibig sabihin, may mga trabaho ng mga Pilipino. O pag nagkaroon yan, pag nagkataon na ganun, ang mangyari, 0-0 na. Ay sus, Maria Josep, ang walang trabaho lang, yung mga tamad ng standby. Okay? Diba? Yung mga nagre-reklamo, yan. Kung magkaroon man ng 1% na lang, ang unemployment rate, yun yung mga dilis, mahilig magreklamo, hindi nagtatrabaho, nandun lang sa loob ng bahay, at nakatutok sa social media, at puro paninira lang sa gobyernong Marcos, sila po yun. O, diba? So, dahil dyan, mga kababayan, titingnan natin dito, yung bracket ng unemployment rate at saka employment rate, ha? Kung saan na kung ano po ang magiging resource kung bakit ito tumaas at bumaba ang unemployment rate. Okay, mga beshwa. Sinabi dito guys ng PCO na itala ng Philippine Statistics one day ago ito ayan na sabi ni PCO one day ago. Naitala ng Philippine Statistics Authority sa 49.2 million ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho noong August 2024. What the heck? Diba? Social, mga beso. Biro nyo yun? Aba magandang balita yan. Sabi po dito guys, mas mataas din ang labor force participation rate at mas mababa naman ang unemployment rate. Ang unemployment at underemployment rate kumpara sa mga antas na naitala noong August noong nakaraang taon. You see, sabi ko, sa labor force, sa dami-dami po guys, no, mga nagpapatayo ng mga you know, katulad ng mga malalaking kumpanya, tulad itong pabrika ng battery at mga iba pa. Di ba? Katulad yung bagong tayo ng isang malaking building ni Mr. Tan ng Mega World. Aba, naglilika ng malaking trabaho yun. Marami pa, hindi po natin nakikita guys. Maraming mga labor force, mga malalaking nagpapatayo ng mga kumpanya nila. Tulad na lang ng ano guys, itong mga paggawaan ng daan, 'di ba? Mga paggawaan ng tulay o nagka-create ng maraming trabaho 'yun. Sus, Maria Josep, guys ah. At lalo na itong mga MSME na yung mga vendors na binigyan ng kaukulang puhunan ng Marcos admin, mga kababayan, laging in-announce ni ano 'yan ni Speaker of the House sa kanyang bagong Pilipinas Service Fair. Nabibigyan sila ng dagdag puhunan at nadagdagan ang kanilang mga tinda. Pag ito'y lumago, ibig sabihin, kumukuha din sila ng mga helper nila. Di ba? Nagkakaroon ng trabaho. See? Mga vendors eh. Yan oh. Tuloy. Ito, short lang natin . Labor Force Survey August 2024. Kung nakikita nyo dito mga kababayan, ang laki po ng pagkakaiba nung last 2023, August 2023 ito, lahat 'yan. Di ba? Ito dito tayo sa August 2023, unemployment rate. August 'yan, 4.4% unemployment 'yan, medyo mataas pa. Konti nung last year pa 'yan, ano? Underemployment rate 11.7%. Labor force 64.7%. Grabe no. Total employment 41.1 million na Pilipino na nagkaroon po ng trabaho nung last year po 'yan, 2023 August. So ngayon mga kababayan, dito naman tayo sa August 2024, itong taon na ito. See? Sabi ko sa inyo, itong unemployment rate, bumaba mga kababayan, nasa 4.0%. Social. Pag bumaba ang unemployment rate, so ibig sabihin, marami po ang nagkakaroon ng trabaho. Tumaas po ang employment rate natin. 'Yun yung kanina.
Diba, mga beshwa? Oh, ito naman sa August 2024, yung underemployment rate. Oh, yan, employment. Ilang porsyento? Obo, bumaba mga bes. Oh, 11.2% mula sa 11.7 nung last 2023. Oh, see? See? Oh, ito na naman po tayo sa labor force participation rate. Ay, wow, chow chal. Oh, yan oh. Oh, 64.8%. Tumaas, mga beswa. Mula sa 67.7%. Oh, see? Sabi ko sa inyo eh. Di ba good news yan? Oh, ang hindi lang naman natuwa dito yung mga anti-Marcos eh. Eh, palibasa kasi mga puon nila, mga bes, walang nagawa. Gaano? Hindi sila kasi nakatutok kung paano nila palaguin ang ekonomiya ng bansa. Nakatutok sila sa mga tukhang. Kayo naman, oo. Mm-hmm. O, ito. Total ng employment rate ng mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho sa 2024 August, 49.2 million. Ay, wow. Chow-chow. O, diba guys? Ha? O, 49.2 million. Ngayong taon na ito, ikumpara mo nung last year, ay, 48.1% lang. Ngayon, tumaas. Ay, Jesus Maria Josef. E di kayo naloka. Sabi ko sa inyo, darating ang mga araw. Lahat yan, magkaroon na ng ano, magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Malay nyo guys, aabot po na yung 70 million, ha, na nagkaroon po ng trabaho. Ay, social. So, ibig sabihin, gaganda at gaganda ang ekonomiya ng bansa. O, diba? Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., 2 years pa lang yan. Ang Pangulo, nakatutok yan dyan. Ha? Kasi una-una, itong pagpunta niya sa Laos, country sa Asian Summit 2024, isa sa mga sadya niya talaga, itong sideline niya na mag-encourage ng mga investors ng mga banyaga para mag-invest sa Pilipinas, because Philippines is a very good destination for foreign investment, mga kababayan. 'Di ba? Pag nakahakot na naman siya ng mga foreign investment tulad yung pinakita natin kanina, sabi ko sa inyo, mag-create na naman ng maraming trabaho. Dahil ang gusto ng Pangulong Marcos Jr., sabi niya kanya sa kanyang statement, walang maiiwanan na Pilipino na magugutom. Kaya ang ginawa ng Pangulo, gumawa ng paraan, diniskartihan niya kung saan banda ito. Naghahanap ng mga foreign investment at mga local investment para magpatayo ng mga malalaking kumpanya. Diba, mga kababayan? Mga pabrika. Tulad ng pabrika ng battery, pag nagkaroon ng maraming trabaho, pag nagkaroon ng maraming investment dito, magkikreate ng maraming trabaho ang mamamayang Pilipino. Dahil dyan, pag nagkreate ng maraming trabaho, kukunti na lang ang walang trabaho, less poverty yan. Doon papasok yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na walang maiwanan na mga Pilipino na magugutom. Papasok yan dyan. Pag maraming investors, local and international, ibig sabihin, maraming trabaho ang mabibigyan. Diba? At dahil dyan, pag maraming trabaho ang Pilipino, Jesus Maria Josef, dyan mo na makikita, guys. Less poverty. Diba? At least, umalis si Pangulong Marcos Jr. Mag-end ang kanyang termino, may trabaho ang mamamayang Pilipino. Diba? Dahil pag nakaipon ng mga yan, yung mga trabaho daw na yan, naghahanap ng extra job, papalaguin nilang kanilang pera, ayahay na. May trabaho na sila, mayroon na silang pangtustos sa kanilang mga pamilya. O, diba mga beswa? And this is good news for everybody. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Ano po ang kapalagayan nyo? Ako, ang kapalagayan ko, syempre, magaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. That's all.
Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye bye, my and babus. God bless Philippines.